guys! Welcome back to Pearl TV. So, for today's video, guys, ayun, I will take this opportunity to react to the Batang Quiapo, okay? Napanood ko yung Batang Quiapo ni FPJ kasi I'm one of the fan of FPJ talaga, guys. Kasi bata pa lang ako. Fan na talaga ako niya kasi meron kaming ano, sa probinsya noon, ng mga tao wala pang telebisyon. Pero, siguro, meron mga dalawang bahay at yung mga bahay na yun, meron din yung iba, yung mga ayos yung trabaho, diba? Pero nung panahon talaga, yung mga average, mga middle class, hindi pa lahat meron, okay? So kami, yung papa ko that time, sa pagkakalam ko, nag-loan siya ng pera, bumili ng television, and then we do a business, a home business, which is, nagpapasini kami ng mga Fernando Po Jr., mga Lito Lapid. So I'm one of the fan of the mga action star, okay? So, nakahiligan ko na yan na manood ng mga film, mga Filipino film noong pa man. Okay, minsan nga binibiro ako ng papa ko. Sabi ko, hey, tumayo-layo ka, matatamaan ka ng baril dyan. Okay? Pero nung panahon, unlike now, na yung mga bata, bubuksan mo yung television remote. Noon kami hindi, stricto yung parent namin. Pag walang palabas, pag not business hour, the television, yung mataba pa na television, meron siyang lock, meron siyang cabinet na nakatago siya doon, pasadya ng papa ko. Kasi bawal kami magbukas pag hindi office, pag hindi business hour. So, nakalock yan. Okay? So, moving on. Lumaki ako na gusto ko yon, kahit nag-asawa na ako. Di ba, naalala nyo guys yung sini mo nung panahon na hindi pa pinapatigil yung ABS-CBN. Lagi ako nanonood noon. Minsan, inaabutan ako ng mga alauna. Okay? So, yon. So, nakakatuwa lang kasi nung nakaraan, sabi ko, gusto ko manood ng mga old movie. Cellphone lang. Di pa ako inaantok. Sabi ko, ah, panoorin ko nga yung ano. Ayun, FPJ, tapos si Maria. Pinanood ko siya. Hindi ko pa siya natapos kasi antok na ako. Sabi ko, gusto ko ito mampanood ng buo. So, hinati ko yung movie. Hinati ko siya. Batang Quiapo siya, guys. Eh, Batang Quiapo. Hinati ko yung Batang Quiapo. Sabi ko, ayun. Tapos, and the next day, hindi ko pa siya napanood. And the next day, sabi ko, balikan ko yung Batang Quiapo na pinapanood ko. So, pinanood ko ulit. Hanggang natapos ko na siya. So, nalibang ako kasi, di ba, nakakatuwa si Marcel Soriano, si FPJ. Gustong-gusto ko talaga, lalo sa FPJ, namimiss ko talaga si The King, okay? So, natapos siya. Ang ganda ng kwento, ang ganda ng kwento ng Batang Quiapo na yun, yung nauna na yun. Kasi alam mo nyo, guys, hindi masyadong harsh, hindi siya bastos, walang mga bastos na mga kwento, okay? Funny kasi si Maricel Soriano, and I'm one of the fan of Maricel Soriano, even then. Ano pa lang siya, dalaginding pa lang. Kasi, siguro kumakainin siya ng mga atik or tita ko, ganun. So, yun, lagi ako nanonood kasi nga meron nga kaming pasinihan ba. So, updated ako, pati mga drama na Sheryl Cruz. Si Sheryl Cruz nandun, di ba? Si ano, si, sino pa yung nandun? Si Manilyn Reynes. May isa pang singer na nandun, may isa pang singer. Tina Paner, if I'm not mistaken, okay? Nandun din si Dencio Padilla. So, tuwang-tuwa ako kasi parang binabalik ako dun sa bata pa ako na nanonood ako, okay? So, yun, tuwang-tuwa talaga ako. And then, nakakatuwa yung kwento niya na hanggang ngayon nangyayari pa. Pero the bottom line is, ang ganda ng story kasi hindi siya masyadong pataya, na ganun-ganyan, na ayos ba? Simpleng problema, kumbaga, yung problemang about drugs, diba yung ganun? Pero na-solve yun with the help of an ordinary man, Baldo, si Baldos. Baldo, the character of Fernando Po Jr., okay? So, maganda yung story. And, pakatapos, may nakita ko mga comment na remake, may remake pala siya. Di ba, nakakatuwa? May remake pala ni Coco Martin. So, natutuwa ako kasi, siyempre, di ba, si Coco Martin, siya din yung tinitingnan natin na sumunod talaga sa yapak ni The King. Okay, siya na yung ano, ngayon, yung anong tawag dito? Latest version ni The King. Diba? Pero si The King talaga, wala talaga mong tatapat kay The King. Okay? Pero, syempre, wala na si The King, somebody should, ano, mag-take over na, diba? So, ayun. So, napag-alaman ko na meron palang remake si Coco Martin at saka si Labi po. Sabi ko lang, in-scroll ko, sabi ko, uy, totoo nga, no? Meron nga pala, ang daming, ano, Batang Quiapo. Sabi ko, nakakatuwa naman kasi, di ba, magkakaroon na naman ng project. Anong, bakit nakakatuwa? Kasi magkakaroon na naman ng project yung mga artista na dun sa probinsyano na natingga ngayon. So, God's blessing din sa mga artista na natigil, di ba? Meron na naman silang proyekto. So, I hope
na mas, 'di ba, maganda yung ano, kasi marami tayong ano eh, mga supporters ba ng mga pelikulang Pilipino. Siyempre, Pilipino tayo, we love the palabas ng mga Pilipino, 'di ba? So yun, so I'm excited. Kasi sabi, ano, parang teleserye yata gagawin yung Batang Quiapo, 'di ba? With Labi po. Okay, so abangan natin yung guys. So support natin kung nanonood tayo nga ng mga pelikulang pang international, 'di ba? So why not support